Si Captain Roger Salas ay isa sa mga magigiting nating sundalo na nakikipagdigma sa parting south ng Pilipinas upang lupigin ang mga bandido doon. Marami na rin siyang natanggap na medalya at citation sa kanyang pagiging kawal. Subalit, bago niya narating ang kinaroroonan niya ngayon, ay nagdaan din siya sa pangungutya ng mga taong nakapaligid sa kanya. At ang masama pa dito ay mula rin sa kanyang sariling ama. Lumaki si Roger sa isang military camp sa gitnang Luzon. Anak siya ng isang militar. Ang kanyang mga nakagisnan na kalaro ay mga anak din ng militar. Sa murang edad niya ay mas kinagaanan niya ng loob ang makipaglaro sa mga kababaihan. Madalas siya noong tuksohin na bakla ng mga kababata nitong kalalakihan. Pinilit niyang makipagkaibigan sa kapwa niya lalaki. Dahil sa tuwing makikita siya ng kanyang ama na nakikipaglaro sa mga babae, ay tiyak na makakatikim siya ng sinturon pag-uwi niya sa bahay. Labagman sa kalooban niya ay natuto siyang maglakwatsa kasama ang mga kalaro niyang lalaki. Natuto siyang magtirador ng ibon, manghuli ng gagamba at umakyat sa mga puno upang mamitas ng bunga ng mangga, santol, bayabas at kung ano-ano pa sa paanan ng bundok na malapit sa kampo. Kahit papaano ay naranasan niya ang mga gawain ng mga kalalakihan sa kanilang lugar. Nang mag-teenager si Roger ay nahilig siya sa pagsasayaw. Lingid sa kalaman ng tatay niya ay sumali siya sa isang group dance contest sa kanilang lugar. Kasama niya sa grupo ang tatlong babae at dalawang bading na classmate niya. Bago dumating ang gabi ng contest ay nalaman ng tatay ni Roger na kasama siya sa dance contest na ang kasama niya ay mga bading at babae. Kaya naman hindi niya ito pinalabas ng bahay sa araw ng paligsahan. Bugbog sarado si Roger sa kanyang tatay. Kaya naman ilang araw din siyang hindi lumalabas ng bahay para walang makakita sa kanyang mga pasa. Mahal na mahal si Roger ng kanyang ina. Subalit wala itong magawa sa tuwing sasaktan siya ng kanyang tatay. Tanging mga payo na lamang ng kanyang ina, ang sundin na lamang ang gusto ng kanyang tatay para hindi na siya masaktan. Ipinaliwanag din sa kanya ng kanyang ina na mataas kasi ang pangarap ng kanyang ama sa sarili, kaya lamang ay di niya ito natupad. Si Roger ang nag-iisang anak nila, ang inaasahan niyang magiging general balang araw. Pilit itinago ni Roger sa kanilang school ang kanyang tunay na pagkatao. Subalit pinagdududahan pa rin siya dahil di pa rin siya nagkakasyota o di man lang manliligaw ng babae. Sa halip na bigyang pansin ni Roger ang mga bagay na yon, ay binuhos na lamang niya sa pag-aaral ang kanyang panahon. Naging consistent top-notcher si Roger sa kanilang klase. Dahil dito ay dumami pa ang mga naging kaibigan ni Roger, mapababae man o lalaki. Marami ding nagkakakrush na babae sa kanya dahil may itsura naman si Roger. Subalit talagang di niya type ang magkasyota. Fourth year high school si Roger noon nung makilala niya ang transferee sa kanilang school na si Mark. Galing sa private school si Mark at anak daw si Mark sa dating school nito at wala nang private school na gustong tumanggap sa kanya. Palibhasa, official sa kampo ang ama ni Mark kaya nakatanggap siya sa school ni Roger. Guwapo at napakalinis tingnan ni Mark.
lalo sa kasuotan niyang puting polo at itim na pantalon. Halos lahat ng kabataan sa school ay nagkakakras kay Mark. Kay Roger siya unang nakipagkaibigan, malaman niyang top-notcher ng klase nila si Roger. Noong nasa private school pa si Mark ay istal na niya ang pagdididikit sa mga matatalinong classmate niya upang sa oras na mangailangan siya ng tulong sa mga assignment niya ay may malalapitan siya. Ganoon din ang ginawa ni Mark kay Roger. Mabait naman si Roger kaya tuwing kailangan ni Mark ang tulong niya ay hindi niya ito binibigo. Sa pagsama-sama ni Mark kay Roger ay di niya na inalintana ang mga panunukso sa kanila na magsyota daw silang dalawa. Kahit aminado si Roger kay Mark na totoo ang panunukso ng kanilang mga classmates sa kanya na siya ay may pagkasilahis, ay binaliwala lamang ito ni Mark basta huwag lang daw siyang papatusin ito. Sa kalagitnaan ng school year ay lalong naging malapit si Mark at Roger. Minsan pa nga ay ikinatuwa ng mag-aman ni Roger nang sa bahay nila Roger sila gumawa ng assignment. Noon nakilala ng ama ni Roger si Mark na isang tunay na lalaki. Akala ni Roger ay pagiging kaibigan lang ang nararamdaman niya kay Mark. Pero masigit pa pala doon. Ayaw niya sa kanyang nararamdaman kaya pilit niyang iniwasan si Mark upang hindi siya tuluyang mainlab sa kanyang kaibigan. Napansin ito ni Mark at na makahanap ito ng pagkakataon ay kinausap niya ng sarilinan si Roger. Walang ibang dahilang masabi si Roger kay Mark sa kanyang pag-iwan sa kaibigan. Kaya naman ipinagtapat na lamang niya ang katotohanan na umiibig na siya sa kanyang kaibigan. Oh Mark, aaminin ko na nahuhulog na ang loob ko sa iyo. Sa tingin ko ay mahal na kita. Ang pagtatamat ni Roger kay Mark. Oh, anong problema dun? Ang tanging naisagot naman ni Mark kay Roger. Diba sabi mo noon, pwede tayo magkaibigan basta wag lang kitang papatusin. Ang dugtong pa ni Roger. Sabi ko lang yun noon. Eh kung may gusto ka sa akin, eh pwede naman natin pag-usapan yun. Huwag ka lang biglang iiwas sa akin. Ang paliwanag ni Mark. Ang ibig mong sabihin ay pwede na tayong dalawa? Ang nasabi ni Roger. Oo, sandali. Hindi sa ganun. Basta friends pa rin tayo. Ang tugon ni Mark sa bayakbay sa kaibigan. Sa araw na yon ay sinamahan ni Mark si Roger papauwi sa bahay. Pwede namang maglakad papauwi kina Roger dahil malapit lamang ito sa school. Kaya nagpa siya ang dalawa na maglakad na lamang. Masaya ang magkaibigan sa kanilang paglalakad at panayang kantsawan pa at hagikikan. Madalas ay nakaakbay si Mark kay Roger na lalong ikinasaya ng huli. Tanging ang ina ni Roger ang kanilang nadatnan sa bahay. On duty pala ang ama ni Roger. Ipinaghanda sila ng merienda ng ama ni Roger. Nang matapos silang kumain ay pumasok sila sa silid ni Roger. Samantalang ang ina naman ni Roger ay nagpatuloy sa paglalabas sa likod ng bahay. May pag-asa ba na mahalin mo ako? Ang tanong ni Roger kay Mark. Siyempre naman, mahal kita bilang kaibigan, ang tugon ni Mark. Eh kung higit pa dun, ang muling naitanong ni Roger. Ah, ewan, di ko pa rin nasusubukan yun eh. Chicks pa lang ang mga naging syota ko eh.
ang naisagot ni Mark kay Roger. Pero mapag-uusapan naman natin yan, ang dugtong pa ni Mark. Biglang niyakap ni Roger si Mark at hinalikan sa mga labi. Sa simula ay medyo pumipigla si Mark, subalit nagparaya na lamang siya sa ginawa ng kaibigan. Nang hubaran ni Roger si Mark ng damit, ay hindi na niya ito pinigilan. Nagtanggal na din ng kanyang damit si Roger at sinimulan na niyang romansahin ang kaibigan sa pamamagitan ng halik nito sa buong katawan. Kahit noon pa lamang ay nagawa ni Roger ang bagay na yon, ay nasarapan din si Mark. Noon pa rin naman natikman ni Mark na gawin sa kanya yon ng katulad niyang lalaki. Naudlot ang romansahan ng kumatok ang ina ni Roger. Nagmadali silang nagbihis at lumabas ng silid. Niyaya ng ina ni Roger si Mark na doon na maghapunan, tutal gabi na rin. Tumanggi si Mark dahil baka hanapin siya sa kanila. Kinuha ni Mark ang bag niya na naiwan sa silid ni Roger at nagpaalam na ito sa mag-ina. Dahil sa nangyari sa silid ni Roger, ay lalong naging malapit ang magkaibigan sa isa't isa. Naging madalas din ang pagpunta ni Mark kay Roger kahit wala silang pasok. Naging madalas na din ang pagniniig nila. Hanggang sa mahuli sila ng ama ni Roger.